Hello guys, welcome ulit sa ating munting channel. Ito nga pala ang kusinero ng barangay. So ayan, dahil mura po ang galunggo ngayon, so samantalahin po natin mga kabarangay. Siyempre, nakakasawa naman kung prito, tapos paksiw. So yun lang naman talaga ang luto ng galunggong or sarsyado. So ang gawin natin Shanghai mga kabarangay, dahil mura. At maliban sa mura, ang galunggong ay masyadong malaman at wala masyadong tinik. So mas maganda gawin natin Shanghai. So ang gagawin natin ay ipaksiw muna natin ang ating galunggong mga kabarangay. So para din tayong nagpaksiw, para may lasa ng ating galunggong. Yan. At siyempre mag-prepare tayo ng sibuyas na panlahog natin sa ating Shanghai. At siyempre yung ating kinchay mga kabarangay, yan, pampabango sa ating Shanghai galunggong. At siyempre yung ating carrots. So kung wala tayong gilingan, so pwedeng gadgaran mga kabarangay, gadgarin lang natin ang ating carrots para panghalo natin sa ating lumpiang Shanghai na galunggong ang kanyang flavor mga kabarangay. So ayan, luto na po ang ating galunggong na pinaksiyo natin. So, kailangan natin, tanggal na lang po natin ang tinik. Ayan. Mula sa malaki hanggang sa pinakamalit na tinik mga kabarangay, kailangan natin alisin para masarap ang kain natin mamaya. So, ayan, i-check lang po natin na talagang wala na siyang tinik. Ayan mga kabarangay. Napakasimple, napakadali nitong menu na ito at sigurado masustansya at gustong-gusto ito ng mga bata. Ayan, at magulay pa. So ayan, tinimpla na po natin ng kunting asin, syempre yung paminta natin mga kabarangay at patis. So ayan, optional po, pwede tayong maglagay ng oyster sauce. Ayan, at syempre yung sesame oil, so optional lang din po, kung walang sesame oil na available, pwedeng wala na. So kailangan natin maglagay ng kunting hari na mga kabarangay para po hindi siya nagtutubig ang ating Shanghai pag binalot natin. Ayan, kailangan po yun. At syempre yung itlog, 2 piraso, ayan. Pwede natin paghaluin yung ating cornstarch at harina, pwede paghaluin. At syempre yung konting brown sugar. So kung maglagay kayo ng magic syrup, depende na po sa inyo yan, optional din po yan. So ayan, ang gawin natin pampadikit ng ating lumpia wrapper ay itlog na lang para hindi na tayo gagawa ng paste mga kabarangay. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang ating lumpiang galunggong. Pwede po natin itong i-stack sa ating mga refrigerator bago magmahal ang galunggong. Sa ngayon kasi napakamura ng galunggong rito sa amin, nasa 100 lang per kilo at sariwa pa. So yung iba 90, depende, may 80. So depende po, kung medyo mura 80, pwede na po yun. At total, ibubunlis naman natin, tatanggalin natin yung mga tinik. So tsaka natin gawing lumpiang Shanghai galunggong flavor mga kabarangay. Ayan. So ayan yung 1 kilo, napakarami pong nagawa. So pwede po nating i-stack sa ating mga freezer yan. Pwede pambaon sa mga bata sa school. Ayan. So magprito na po natin mga kabarangay. Prito na po natin ang ating lumpiang Shanghai. Nagawa lamang sa ating murang galunggong. Ayan. Shoutout nga pala sa ating mga followers. Walang sawang taga-subaybay at ang ating mga OFW na laging sumusuporta sa ating munting channel. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat mga kabarangay. Marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta. So ayan, luto na po ang ating galunggong lumpiang Shanghai mga kabarangay. So maliban sa mura na at hindi siya meaty, so medyo maganda ito sa kalusugan dahil ito po ay isda lamang mga kabarangay. Hindi po ito pork na lumpiang Shanghai. So ayan, partnerin lang po natin ng ketchup tsaka tuyo na may suka. Ayos na po yan mga kabarangay. Napakasimple, napakadali, pero masarap at masustansya. Ayan, at maraming salamat po sa inyong palagiang panonood sa ating munting channel mga kabarangay. Ayan, mag-iingat po tayo palagi saan man po tayo naroon. Ayan, at God bless po sa inyong lahat.